Hi guys! Ito na naman po ang inyong kusinerang Batanggenya. I'm Mommy Tony and welcome to my channel! Sa araw na ito ay magluluto po tayo ng jelly flan, isang dessert na pwede nating pagkakitaan sa maliit na puhunan. Kung mahilig kang magnegosyo, pwedeng-pwede sa'yo to. Pero bago ko ibigay sa inyo ang mga sangkap na ating gagamitin, alamin muna natin yung sangkap ng buhay na ating kailangan para maging masaya ang ating buhay. At ito ay nakasulat sa Aklat ng Isayas, Kabanatang 46, Talatang 4. Sabi dito, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya't tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Wow, grabe, ang ganda ng message. Panghawakan po natin ang pangakong iyan ng Panginoon dahil ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Okay, simulan na natin ang pagluluto. At eto ang mga sangkap na ating kakailanganin. Siyempre, una, kailangan natin ng asukal, vanilla, evaporated milk, condensed milk. Gagamit din tayo ng white sugar at apat na itlog at siyempre, gelatin. Yung gelatin, pwede kayong gumamit ng kulay yellow or yung kulay white. Una natin gagawin, magkakaramelize muna tayo ng sugar. Maglalagay tayo ng 2 tablespoon na sugar sa llanera. Tapos sa mahinang apoy, tutunawin lang natin siya hanggang sa maging syrup na siya. Dapat ginagalaw-galaw natin yung llanera para hindi siya masusunog at para magiging pantay yung pagkakaluto ng ating asukal. Kailangan dito ng matinding tiyaga, mga mamshi. Kapag nakikita mong natutunaw na yung asukal at kulay golden brown na siya, yun yung panahon na pwede mo na siyang iset aside. Huwag nyo masyadong susunugin ang asukal ha, kasi pag sinunog nyo yan, masyadong magiging mapait. At kapag mapait, para kang nabigo sa pag-ibig. Ouch! Joke lang, kayo naman din na kayo mabiro. Ayan, kapag katunaw na lahat ng asukal na nailagay natin sa llanera, tayo naman ngayon ay gagawa ng ating leche flan mixture. Mixture. Una, yung ating apat na itlog ay ating babatihin pero hindi masyado. Yung sakto lang kasi lahat ng sobra ay masama. Pagkatapos nating haluin ng bahagya ang itlog, ilalagay na po natin ang ating evaporated milk. Tapos, isusunod naman natin ang ating condensed milk. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand ng milk. Yan lang yung ginamit ko dahil yan ang aking kaya ng budget. Tapos, haluin ulit natin para mag-combine po yung lasa niya. Halo lang ng halo hanggang sa ikaw ay maging masaya. Tapos, ilalagay natin ang vanilla. Munti ko nang makalimutan. 2 tablespoon na vanilla lang ang ginamit ko dyan. Pag nailagay na natin ang vanilla, pwede na po nating salain yung ating mixture. Bale, 2 beses po natin siya sasalain para pinong-pino na talaga. Sure na sure na tayo na wala ng buo-buo na matitira. Medyo matagal yung unang sala kasi nga marami pa siyang buo-buo. Para wag kang mainip, kumanta-kanta ka muna para masaya. Ako, kakanta ako. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Yeah! Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. O diba, habang sinasala mo, masaya ka. Okay, salain naman natin ang pangalawang sala. Eto mabilis na pag pangalawang sala na, kasi wala nang masyadong buo-buo. Pag nasala na natin, iset aside muna natin, tapos gagawin naman natin yung ating jelly mixture. Una, ilalagay natin yung ating gelatin powder sa isang malinis na kaserola, tapos lagyan natin siya ng kalahating tasang white sugar. Kulay yellow na gelatin ang ginamit ko dito kasi wala akong mabili na puti.
Sabi ko nga kanina, kahit kulay yellow o kahit kulay puti, pwede naman, wag lang kulay violet. Halu-haluin, tapos pag okay na, nag-combine na siya, dagdagan natin ng 4 na tasang tubig. Halu-haluin ulit natin hanggang sa matunaw ang sugar at yung gelatin. Yung tubig na gagamitin natin dito, yung normal lang ha, hindi mainit, hindi naman malamig, yung natural lang, yung galing sa gripo. Kapag sigurado na tayo na natunaw na yung sugar at saka yung gelatin, isasalang na natin siya sa kalan. At syempre, bubuhayin natin yung kalan. At hintayin natin na uminit ito hanggang sa malapit na malapit ng kumulo. Pagkaganyan na medyo bumubula na, malapit ng kumulo yan, ang gagawin po natin, papatayin po natin yung apoy. Tapos pagpatay na yung apoy, saka natin ilalagay sa kanya yung leche flan mixture na ginawa natin kanina. Unti-unti po ang pagbubuhos. Habang binubuhos, hinahalo. Halo ng halo habang binubuhos hanggang sa maubos ang laman ng isang kaserola. Kapag nag-combine na yung mixture ng gelatin at ng leche flan, isasalang po ulit natin sa kalan, pero sa mahinang apoy na lang po. Dire-diretso po ang paghalo, huwag po natin papabayaan na hindi siya hinahalo, para hindi po kumapit sa ilalim. Kasi kapag kumapit sa ilalim, pwede po siyang masunog kahit mahina layo apoy. After 5 minutes na atin po siyang pinapainit at hinahalo-halo, pwede na po nating patayin yung apoy. Kapag na naalis na natin siya sa kalan, ito na yung panahon para ilipat natin siya sa mga lianera na pin-repair natin kanina. Medyo maliit yung scoop na ginamit ko, kaya ginawa ko 3 scoop. Pero kayo, depende yun sa inyo kung gaano kadami yung inyong gagawin. Lalo na kung pang negosyo, dapat meron kayong pangtakal para pare-pareho yung kapal niya. Lagyan natin lahat ng lianera, na ating ginawa kanina. Yan, kapag nalagyan na natin lahat, hayaan muna natin siya lumamig. Kapag hindi na siya mainit, pwede na natin siyang ilagay sa refrigerator, sa ating chiller. After 1 hour to 2 hours, malamig na po yan. Pwede na nating ilipat sa kanyang lagayan. Gagamit ako ng plastic tub kasi ito ang maganda para kita yung laman sa loob. At maganda rin yung takip nito kasi kahit mapagilid ng konti, hindi matatapon yung syrup niya. Wow, ang ganda ng kinalabasan! Mukhang leche flan, lasang leche flan, pero gelatin, kaya jelly flan! Sa mixture na to, nakagawa po ako ng siyam na lianera. At ang naging puhunan ko ay 150 pesos. Yung 150 pesos, kapag dinivide sa 9 pieces, lalabas na 16 pesos 0.6 ang puhunan sa isang piraso. Ibebenta ko siya ng 3 for 100 or 35 pesos isa. Ibig sabihin, meron na akong tubo. 19 pesos ang pwede ko tubuin sa bawat isang piraso. Pero kung kayo magnegosyo, depende pa rin po iyon sa inyo kung ano ang gusto nyong presyo. Pero sa akin, okay na po ito. Malaking tulong na po ito sa akin. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi lang ito basta masarap na dessert, ito'y masarap ding gawing puhunan. Ay, negosyo pala sa maliit na puhunan. Okay mga mami, ito na ang ating jelly flan. Napakasarap, napakamura at masarap ding pagkakitaan. Tawagin na ang ating pamilya. Tikman at pagsalu-saluhan at picturean din natin para maipost sa Facebook para naman ang ating mga customer ay maka-order na kaagad. Salamat sa panonood! God bless!